What's up mga ka-farm? Mapagpalang hapon po sa ating lahat. May binisita po kami rito ng property na may kabuang sukat po na 1 hectare. Kasama po namin ngayon yung seller. Bali, ito pong property mga ka-farm ay gilid na gilid po nitong bypass road. Itong pong bypass road na to galing po dyan sa pinaka diversion road po ng Lopez. Papunta po to. Ito pong bypass road na to ay tagos po papuntang Mulanay. Papuntang Makalelon. Sorry po, correction. Papunta pong Makalelon. Kaya pag natapos po ito, bali maalwan na po siya. Tagusan na po ito. Bababa lang po kami dines, kami pinakaano ng property na makita po natin yung mga nakatanim. Ito po mga ka-farm, bali ito pong property ay marami pong puno ng nyug. Nasa mahigit 200 po ito at kasalukuyan pong nagsisimula pong mamunga. Kaya ayon po sa seller, bali ho, napakaswerte po nitong makakabili dahil nag-uumpisa pa lang pong mamunga itong mga nyug. At napakarami rin po itong puno ng saging, nasa mahigit 1,000 kapuno daw po ng saging. At ayon po sa kanya, malaki-laki rin daw po yung nahaharvest nila din ng saging. Dahil yung anak niya raw po ang nag-ano rito, inaabot din daw po ng mga 300 kilo kung sakaling medyo ano yung harvest. At ayun po, may ano po tayo mga ka-farm, may mga fruit bearing daw po din sa loob ng property. Meron pong lansones, nasa mahigit 10 puno. And then meron pong 2 puno daw po ng durian. Ayun po sa seller na ating kausap sa araw na to. And then meron pong mga puno ng rambutan. At ayun din po sa kanya, nasa title po itong property. At na po ito yung mga karatig po din sa gilid, nakasama po dito sa nito ay nabili na. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen. At sa WhatsApp Viber po mga ka-farm. Bali ang source po ng tubig dito ay Bukal. Kaya dito po sa area na to, meron naman po signal ng cellphone. And then sa peace and order. Wala pong magiging problema dito sa area. Wala na po yung mga pinangangambahan nyo. Dahil malapit lang din po ito sa town proper po ng Lopez. Pag natapos na po itong pinaka bypass road po na to, sa aking puntansya, magiging travel time po mula po dito sa property hanggang sa town proper po ng Lopez ay nasa 10 minutes na lang po. Kung ito po ay mapupuli cemented na. Dangan nga lang po at rough road pa po sa kaya nagdadahan-dahan lang po kami ng takbo. Na kaya umabot po kami ng 20 minutes. Dahil ayun po, may dala po kaming motor. Hindi naman po tayo pwedeng magmabilis. Dahil ito pong ginagawang diversion bypass road na to ay pag nauulanan pa, yung agos po ng tubig ay lumilikha ng kanal-kanal. Kaya ayun po, hindi ka tayo makapagpabilis. Pero pasok naman po ang four wheels dito sa area. Pag ganito pong yung panahon. Ang tawag po sa Quezon, pag hindi daw masangit, ibig po sabihin hindi po maulan, ay maalwan pong bisitahin tong property dahil ito nga pong bypass road na ginagawa ay nadadaanan pag ganitong hindi maulan. May mga rin daw po dito na puno ng mahogany sa area at ayun yung puno ng antipolo. Bali din raw po nag-ano yung pinaka 1 hectare na binibenta. Ayon po kay seller, ito daw pong pinakaano na to na puno ng saging na to. Hindi na daw po naghahanggan yung 1 hectare na binibenta ito. Papunta po yan doon pababa. Kaya pahaba po bali yung magiging lot description niya. Kaya kung niyo pong masisilip at sa drone shot, talagang masiksik po at liglig ng tanim. May mga rin po na papaya. At yun nga po, ang pinaka rin po nito, mayroon pong puno ng durian daw na malapit ng mamunga. Din sa tanim ni seller.
Ito po yung pinaka ano ng property, itong ano ng saging na to, itong may kawayan. Papunta raw po din eh. Andinin po kami sa gawing ibaba. Itong malinis. Ayan. Ito po, kung yung makikita, punong-puno po ng tanim. At puro marami pong saging. Oo. Ayan ho, napakaraming puno ng saging. Oo. Saba. Aha. Ito. Ito po. Oo, durian 'yan. Ito raw po yung puno ng durian, no? Aha. Malapit na po siyang mamunga. Dali na, dumalaga na 'yan. Aha. May mahogani po. Ito, puno ng mahogani. Marami-rami siya. Yan ay akin pa, kabilang yan. Aha. Akin pa yan, basta may saging ng bukal, ano po? Ay, naroon pa ang bukal niyan. Sa baba. Yan ay natigil ang tubig dyan. Ay, ito ho yung puno ng mahogani. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Mga 13 piraso pong puno ng mahogani. At ayan po, kung nyo po makikita, oh, yung puno ng nyog na nagsisimula pa lang po. Sisimula pa lang po siyang mamunga. Kaya sa makakabili po nitong property, ano nyo po yung pag ano niya, pag umpisang mamunga ng nyog. Yung ano, loyan dilaw. Ito po yung pinaka loob ng property. Ang ganda ni pa po siya, no? Pababa pa. Hindi pa tayo maghahati. Oo, wala pa tayo sa kalahatian. Sa bukaan na tayo. Gagawin lang ako din eh saglit. Makasilip tayo. Alin? Ito. Ito, puno ng rambutan. Aha, yung tuklapin daw, tapos may puno ng langka. Aha, tuklapin. Ang puno ho ng lansones. Nasa baba po yung puno ng lansones. Ito, rambutan na ho. Yung lansones po, nasa ibaba pa. Meron din dyan, meron din doon. Ah, yun. Ayun, may puno ng mangga. Mangga kalabaw yan. Oo, ayun. Dito pa tayo sa baba. Oo. Pawalan. Tinikan yan. Ang ginagawang bambusit. Bambusit. Ito po yung kaloob-looban ng property. Kaya ako niya po itong mapapalinisan. Lalabas na po yung ano ng property na mabibili niyo. Ito, marami pa palang mahogani dito sa area. Oo. Ayun, may puno ng lansones ito. Kaya marami pong fruit bearing. O, tapos may ano pa siya doon, yung puno ng... Ayun, di, yung... Irok. Yung kaong. Kaong, oo, yun o, may puno ng kaong. O. Pwedeng yung ano siya, yun o yung ginagawang may natamis. Oo. Ito po, o, napakaraming saging. Ang total ng hektarya, ayan o siya. Ayan po yung puno ng nyug, o. Hitik na hitik po sa bunga. Ay, mabuti mo na yung mura. Kasalukuyan o siyang... Sa border ng Kajiyang nila. Ang ganda pa yan sa baba. Ah, malayo pa yan. Nasa kalasang pa yun. Ayun po, maka-farm. Andini po kami sa loob ng property ni seller. Na kung nanaisin nyo raw po na madagdagan yung ektarya
na kukunin yung 3 hectares. Mapag-uusapan naman daw po. Kaya sa mga naghahanap po ng farm na mayroong return of investment, ito po yung aming mai-offer sa inyo. Ito po yung mga puno ng lansones. Ito. Kaya kung nyo pong mabibili itong nasabing property, ay napakaganda pong investment nito. Marami po kayong ma-harvest dito sa farm na ito. Ito po mga ka-farm, yung mohon. Dahil ito pong nasa katabing property na naibenta na rin po ni seller. Ito po ay nabili na raw po itong 1 hectare din na to. Kaya may bago na pong mohon dito. Kaya ito pong nasa gawing kaliwa ko na to ang binibenta na panibago po ni seller. Kaya wala pong magiging problema po sa bilihan. And then meron pa rin daw po dito mga wild chicken sa area ayon po kay seller. Yun po yung kinukwento niya sa atin kanina. May mga manok na labuyo daw po din sa pinakaano kadawagan ng property niya.